Malaki po ang nagagawa ng panalangin ang sabi ng banal na kasulatan, lalo na sa ganitong sitwasyon ng ating bayan at ng buong mundo. Matutulungan po natin ang ating bansa, ang buong mundo sa pamamagitan ng ating pananalangin. Kaya, kung tayo po ay magkakaisa, mananalangin, kung tayo po ay magpapakumbaba sa Panginoon, walang bagay na mahirap, walang bagay na hindi magagawa ng Diyos, sapagkat ang Diyos ang siyang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sa hapon po ito, inaanyayahan po namin ang lahat na nasa kanilang mga tahanan na mag-isa, na ipanalangin po natin ang buong mundo, ang Pilipinas. Natulungan ng Diyos lahat ng mga taong ginagamit po niya upang labanan ang problema ng bansang Pilipinas. Tayo pong lahat ay patuloy po tayong lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. At sa hapon po ito, isa-isa po ang mananalangin ang ating mga kapatid para sa bawat pangangailangan na nakikita po natin na kailangan ilapit sa ating Panginoon. Una, mahalaga po yung pagsisisi. Sapagkat sinasabi ng salita ng Panginoon, hindi may hindi ang aking mga kamay upang hindi ko kayo maabot, hindi ako bigi upang hindi ko kayo marinig, kaya lamang ang inyong mga kasalanan ang siyang nagiging dahilan. Kaya di ko marinig ang inyong mga panalangin at siya rin dahilan. Kaya nakatago ang aking mukha, ang sabi po ng Panginoon. Kaya mahalaga yung pagsisisi. Tayo po ngayon ay lumapit sa pamamagitan ng panalangin ng pagsisisi at pagpapakumbaba sa ating Panginoon. Body of Christ, yung mga Christian o yung church dito sa bansang Pilipinas, dagilan nating Ama na makapangyarihan sa lahat. Tinataas ko po sa iyo ang harapan. Ang Body of Christ, Panginoon, ang iyong iglesia dito po sa bansang Pilipinas. Aking pong dalangin, Panginoon, nagisingin mo ang mga Kristiyanong natutulog. Dinadalangin ko, makapangyarihan Ama, na magbalik-loob sa iyo ang mga Kristiyanong tumalikod. Magbalik-loob sa iyo ang mga Kristiyanong nanggabing sa kanilang pananampalataya. Yung mga Kristiyanong nagsisimba pero walang bunga ang kanilang buhay. Yung mga Kristiyanong patuloy na gumagawa ng kasalanan, namumuhay sa kasalanan, Panginoon, aking pong dalangin na sila'y magbalik-loob sa iyo. Hipuin sila, Panginoon. Mag-usap po kayo sa kanila, dakilang Diyos. Salamat sapagkat, Panginoon, pinawag mo ang mga anak upang maging asin sa sanlibutan ito upang maging ilaw. Aking dalangin sa lahat ng mga Kristiyano, Panginoon, saan man sila at umanang kanilang mga ginagawa, aking dinadalangin na sila, ang bawat Kristiyano ay maging ilaw upang maraming mga hindi mananampalataya ang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng liwanag na nagbumula sa iyo sa buhay ng mga Kristiyano, Panginoon. Akin din pong inilalangin, mga pangyarihang Diyos, yung calling po ninyo, Panginoon, na kami ay umayo at sabihin, ipahayag ang iyong mga salita, ibahagi ang kaligtasan na aming tinanggap sa iyo, Panginoon. Magbiyak sa puso ng bawat Kristiyano yung pagiging masigasig, Panginoon, sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Gamitin mo ang mga Kristiyano, mga pulis, upang ang kanilang mga kapwa pulis ay maikayat, upang sila rin, Panginoon, ay mailapit at madala sa iyong paanan. Gamitin mo ang mga Kristiyano, Panginoon,
sa ARP. Lord, hayaan mo na sila'y maging ilaw doon upang ang kanilang mga kapwa sundalo ay lumapit at sila rin ay maligtas, Panginoon. Dinadalangin ko yung mga Kristiyano sa Senate, sa Congress, sa Executive, sa Legislative, sa Judiciary, Panginoon, na gamitin mo upang maging liwanag at ilaw at may pakilala ka, Panginoon, sa puso, sa buhay ng bawat kanila pong nakakasama sa kanilang kanila mga trabaho, Panginoon, saan man po sila naroon. Akin pong dalangin, dagin ng Diyos, ang transformation, ang restoration sa iyong katawan, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, palakasin mo ang iyong katawan sa Pilipinas, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu, dumaloy ang iyong kapangyarihan at mahalata sa bawat Kristiyano na siya ay Kristiyano na taglay si Kristo sa kanyang puso, Panginoon. Itinadalangin ko, Panginoon, ang great revival na mangyayari sa bansang ito sa lahat ng mga Kristiyano, Panginoon. Aking itinadalangin, Lord, ang lahat ng mga Kristiyano sa bansang ito ay magkaisa, magtulungan, magmahalan at magmalasakitan, Panginoon. Aking din itinadalangin na mga Kristiyano, Body of Christ, ikaw lamang ang maplis, Panginoon, na hindi magpapagamit sa mga politisya na may mga vested interest, sa mga politisya na mga korap, Panginoon, mga politisya na masasama, hindi magpapagamit kung hindi sa iyo lamang magpapagamit, Panginoon, sapagkat ikaw ang aming pinagbibiguan, O Diyos. O aking idinadalangin, Panginoon, na manindigan kung ano yung tama, kung ano yung matuwid ang mga Kristiyano sa bansang ito, Panginoon. Buhawin mo sa iyong katwiran at kabanalan ng mga Kristiyano, Panginoon. Huwag mo ngayon na magamit ang Body of Christ dito po sa bansang Pilipinas ng mga politisya, ng mga may vested interest para sa pansariling kapakanan lamang dagil ng Diyos. Kung hindi, tumayo, manindigan, Panginoon, sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan. Lord, we bless po ninyo ang Body of Christ at yung Church sa Pilipinas. Ang iyong liwanag, Panginoon, na ipatuloy na magliwanag sa lahat ng mga Kristiyano sa bansang ito, Panginoon, upang ang bansang Pilipinas ay tunay na may lapit sa iyong banal na paanan. Maraming salamat, dakila naming Diyos, sapagkat sa oras na ito, Panginoon, tinugon mo ang aming mga panalangin. Sa oras na ito, O Diyos, pinalalakas mo, Panginoon, ang iyong katawan. At muli, O Diyos, binibigyan mo, Panginoon, ng iba yung sigla, ang iyong body, ang iyong katawan dito po sa bansang Pilipinas. Tinatanggap namin ang revival na mangyayari sa lahat ng mga iglesia sa buong bansang Pilipinas, Panginoon, na ito, dinideclare na mangyayari ang revival, Panginoon, ang greatest, great revival ang magaganap sa iyong panahon. Maraming salamat. Panggapin mo ang aming papuri, ang aming pasasalamat, ang aming pagdahilan sa iyo, Panginoon. Ito po ang pananalangin ko.